Master Tech Red po, magbabalik. Pag-usapan po natin yung sa lamig na example, hindi nyo po naramdaman yung lamig, parang kulang na. So, possible po niyan, mayroon po siyang mga leak. Kunyari, may leak sa system, kulang yung AC gas. Tatawag na freon. Kailangan pong ma-check yung leak nun, kaya kung para may balik po yung tamang lamig. Pangalawa, yung sa AC compressor, pag nag-low compression na po yun, mahina na yung bomba, nagkukos po yun ng, ano, ng kulang sa lamig. Kasi hindi niya ma-compress yung AC gas ng maayos. Yung sa condenser naman, actually, bihira na masira ang condenser, ang karamihan yan nagli-leak lang yung condenser. Pero yung internally, hindi masyadong na ano yung condenser na sisira. Maliban lang pinaka lumang modelo. Ang problema ng karamihan yan, yung ano po, yung AC condenser fan, yung nagmamalfunction po yung AC condenser fan. Pag nagmamalfunction po kasi yun, hindi niya natutulungan na palamigin yung ano, yung AC condenser, yung sa liquefy niya. Habang tumatakbo kayo sa sasakyan, merong hangin na nagpapalamig din ng AC condenser at saka radiator. Pangalawa, may tulong din po yung AC condenser fan or radiator fan para malamig yung, lalapalamigin nila yung nililiquefy na AC gas. Tapos yung dryer tank, pwede rin possible na hindi lumalamig yung sasakyan. Barado yung dryer tank, mostly sa mga lumang sasakyan. Tapos yung mga AC lines, fittings, yung mga o-ring, may mga o-ring po yan, may mga fittings sa mga hose. Tapos yung sa evaporator po, expansion valve, pag nagmamalfunction po yung expansion valve, meron po siyang, may maliit po kasi butas yan, pag nagmamalfunction po yung expansion valve, nakalagay po to sa ibaba na siya ng wiper blade. Nakikita niyo po yung visible. And pwede siyang mag-cause ng kulang sa lamig kung expansion valve. And then yung evaporator, mostly yung nagli-leak siya. Merong leak. Pag nai-leak yun, advice ko po, palitan niyo na po kung confirm yung diagnose. Ipalit siya po kasi meron po kasi butas yun sa example, may butas yun, may leak. So, pag blow ng blower, ng AC blower, dadaanan niya po yung evaporator. Yung evaporator, meron siyang leak. So, lalabas po yung AC refrigerant doon or gas. Kasama po yung lalabas doon sa may AC vent or yung kung saan lalabas yung hangin sa may dashboard. So, for me po, advice na lang po na pag-confirm, papalitan nyo na po yung evaporator. Kasi nalalanghap nyo rin po yung freon nyo po. Freon po nun. Tapos yung dust filter, palitan po pag-interval ng service para maganda yung blow ng hangin. At saka, minsan kasi nag-aamoy pag madumi na yung filter or may mga particles na mabasa na siya or ano. Minsan parang siyang may mga di kasi natin iba-iba kasi yung panahon. So, kailangan palitan yung filter. Tapos pag dust filter. Yung sa compressor po, kung sinyari, low compression kasi tapos kailangan palitan. Bago po palitan ng AC compressor, kailangan i-check po yung lines. Yung lines, yung condition sa loob. Makikita po yung oil nun, kunyari black or merong mga small particles na mga maliliit. Ipa-flushing nyo po yung system bago palitan ng AC compressor. Kasi mapagasto po kayo. Pag pinalitan nyo na yung direct yung AC compressor, marumi pa yung lines or system, pwede nyo sirain uli yung compressor. So, bago magpalit ng compressor, ilinis lang line, i-flushing, tapos palitan ng dryer tank or dryer filter.
sa mga fittings din po, yung kailangan ma-check yung sa mga fittings ng hose galing sa AC compressor, pumuntang condenser, pumuntang expansion valve, evaporator. Yun yung dapat mga i-check sa mga leaks. Pag may major leaks, pagkarga nyo po niyan, baka 2 days, 3 days, wala na pong lamig yan. Pero pag mga minor leaks, mga maliliit talaga, like evaporator, medyo tatagal pa siya. Pero sabi ko nga kanina, if ever na may leaking evaporator for the safety and comfort, papalitan nyo na pag na-confirm yung diagnosing. Tapos ipa-disinfectan mo yung sakyan. Meron pong nabibili na isang maliit na like nasa lata lang po siya. Pwede niyo po siyang ilagay doon sa ilalim nung malapit doon sa may blower. Tapos paandarin niyo lang siya. Meron siyang procedure. Sunod na video ko po. Ipapakita ko po sa inyo. Yun lang po. Kailangan i-check sa AC. Tsaka ride and safety po and comfort. Sana po nakatulong ako sa inyo. And thank you for watching. Kabayan, kamusta po? Magandang araw. Nagbabalik. Tech Master Len. Magtataginit na. So, maghahanda tayo ng ating sasakyan para sa taginit. Kaya pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa AC. Air conditioning ng sasakyan. Ang mga sasakyan ay mga iba-ibang pyesa. So, mga components ng ating pag-usapan ngayon, at least magkaroon ngayon ng idea kung saan at kung ano ang mga purpose nun. Una, ang AC compressor, ito yung nagbibigay ng comfort ng sasakyan, lalo na sa taginit, long drive. Maganda yung biyahe pag meron tayong AC talaga. So, ito ang mga component na kailangan. Sa AC, merong freon na ginagamit o refrigerant. Merong isang 134A, yung luma R12, yung latest is 1234YF. Okay? So, sa AC, merong nagpapagana ng AC system. Gumagana siya na isang component, tinatawag na AC compressor. So, ang AC compressor ay nakakabit ito sa may harap ng makina karamihan. Driven by belt. Okay? So, makikita nyo agad to sa karamihan katabi ng alternator. Okay? Ang susunod, ang purpose nito ng compressor, ito yung nagpapa compress ng AC gas to low to high. Ginagawa niyang high pressure gas. So, pagkatapos ng compressor, pupunta naman siya sa AC condenser. Sa AC condenser, ang AC condenser nakakabit po ito sa bumper. Karamihan ito nakadikit. Magkasama sila sa radiator banda kung saan naglalagay ng tubig or coolant. Yun, makikita mo doon sa condenser, meron din siyang fan sa loob. Sa banda doon sa may looban ng AC condenser. Nakakabit. Yung flow nun, pag na-liquify niya na yung gas, pupunta yun sa dryer tank. Yung dryer tank naman, yung after, pag nakita mo yung hose, galing sa AC condenser, merong dryer tank doon. So, yun yung nagpifilter ng refrigerant. Ang iba nito, yung sa mga German cars, karamihan, cartridge na siya, nasa loob siya ng condenser mismo. Pinapalitan mo siya ng filter. Tapos nun, pupunta siya sa expansion valve. Ang expansion valve, nakakabit po ito sa evaporator. Pag binaybay niyo po yung hose na galing doon sa dryer tank, makikita niyo yung expansion valve. Actually, visible siya. Nasa ilalim siya ng wiper blade, karamihan. So, yun yung nakakabit siya na sa evaporator. Yung evaporator, nakakabit sa dashboard. Yun yung daanan ng blower, di ba mag-blow blower, 1, 2, 3, 4, ganon. Dadaan yung blower doon yung hangin sa evaporator, tapos magbibigay ng lamig sa atin, mag-comfort. Meron siyang malalim na explanation, pero basically, yun yung
Doon galing ang lamig. So, pupunta doon sa may blower. Tapos, iboblow niya yung evaporator. Tapos, magpupunta na yun sa AC duct or AC vents na sasakyan. So, pag malamig na, ang ayusin naman natin ay kailangan palitan natin yung AC dust filter. Kasi yung AC dust filter, importante yun. Para ma-filterize yung hangin, alam mo, pag dire-diretso yung hangin, baka may alikabok or anong pupasok ng mga components. Ang pinaka-importante sa atin, guys, lalo sa panahon ngayon, kailangan natin i-disinfect ang sasakyan, i-sanitize. Para hindi na tayo comfort, safety pa tayo. So, yung masasabi ko sa AC. Dapat, lagi nating i-check ang AC dust filter basically. Pag meron kayong naramdaman ng mga hindi na malamig, ma-check natin yan by next video. Okay? Salamat po. Yun po yung masabi ko. Kailangan mag-ready sa AC kasi tag-init na po. And thank you for watching.